Pinong Alemango. Siguro po narinig na ito ng ilan sa inyo, lalo na po yung mga lumampas ng limang dekada na po dito sa mundo. Ayon po sa kwento natin kung una sa aking ama, sa loob daw po ng isang bar, umiinom ang isang Amerikano, pumasok ang isang mangingis ng Pilipino na may dalang timba na puno ng Alemango. Ibinaba niya ito at ang sabi po ng Amerikano, "Buddy, your crabs are about to escape." Tinignan raw po ng Pilipino, sagot ng Pilipino, "Don't bother and don't fret, they're Filipino crabs. Before they get out, they'll be pulled back in." Wala raw po makakaangat kasi lahat sila naghahatakam pababa. Habang pinipilit ng ilang kababayan nating makaahon, siya namang sipag ng ilan na hilahin siyang pababa. Bata pa po, nung una po namin kakwento niyan, ano na po ba ang nagbago mula noon at ano na ang mga nanatili? Mga estudyante kaya ngayon, pinagbago ba sa parin ng dyaryo sa klase? Kami po dati, grade school pa lang, grade 4 kung di ako nakakamali, ay natasan na magbasa ng mga pahayagan araw-araw. At meron pong bigla ang recitation, meron pa akong test. Current events ako po, sa aralimpan din po na. Dati talaga tinututukan at pinapasubaybayan ang mga pangyayari po sa lipunan. Dyari po ang basihan namin ng kaalaman. Bihirang-bihira po kami makakita ng maling spelling, maling grammar, at mas lalo pong bihira ang maling datos o detalye. Malino po ang pagkakaiba ng op-ed at ng balitang mga totoong kaganapan lang ang lalaman. Tulad po noong mga opinion po ni Manong Cheng, na tinatalakay po yung mga mahihinit na paksa na sinasagot po yung mga issue at hindi po sumasagot ng sagot ng ibang tanong. Dumating nga po ang batas militar at misto lang naging human tape recorder ang lahat. Pinusalan po ng diktadurya ang malayang pahayagan na ibalik po ang kalayaan noong 1986. Ako din po siguro itanong kung napanatili din natin ang mga haliging sandigan ng ating yung institusyon. Kredibilidad at integridad, patas na pagtitimbang sa sitwasyon at katapatan sa mga datos at detalye. Nasaan na po ba tayo ngayon? Nandiyan pa po kaya ang prinsipyo ng get it first but get it right? O napalitan ito ng get it first, siguruhin na bebenta ang storya at kung hindi tama ang impormasyon, mag-sorry ka na lang. Ibigay ko kayo ng ilang halimbawa. Kamakailan lamang po, alam po natin lang, bumisita ang Emir ng Qatar sa ating bansa. Meron po isang artikulo, ibinalita po at sa pamagat pa lamang, nakalagay po yan ang code, Qatar's Emir Cut Short State Visit. Itin po lang, Qatar's Emir Cut Short State Visit. Ilan po nagtatanim ng duda at kapag naman binasa mo ang artikulo, parang mga mensahe ay hindi nakita ang Pangulo at ang Emir. Pero matagumpay ang kanilang bilateral meeting. Medyo magulo yata yun, no? Hindi sila nagtagpo, nagkaroon ng kasunduan at nagkapirmahan itong mga kasunduan ito. At marami na talakay ng kanilang mga nino siguro. Ang nakakapagtaka pa, ibinalita rin naman nila ang mga pinarmahang kasunduan. At may mga litrato at video pa nung nag-cover sila sa pagpupulong na ito. Sa dalawang pagpupulong sa pagdating ng Mir at sa pag-alis ni Mir. Pero parang sinadya na palubuin ang balita. Kaya nga po ang tanong ko, anong silbihin ng pagdudahin ang publiko kung malinaw naman pa lang na may mga nagyaring pagpupulong? Tayo lang sa dalawang tubig. Baka may mga umiinito ang pakiramdam dyan. Yung mga may Twitter accounts po sa inyo, baka nabalitaan din na may nakakita daw po sa atin, nakikipag-date sa Green News. Malino naman po na hindi ito totoo. Muli-muli, nagawa na pagtatanim ng duda bago pa ang paglilinaw, pagtatama at pagsiguro sa katotohanan ng balita. Nakakalungkot po na natabo na nito ang mabuting balita na sana'y nakapagpaagat ng loob ng mga Pilipino. Kasi nga po, noong mismo mga panahon na yun, mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon ay kamiting ko ang NEDA Board upang magsuri at mag-aproba ng mga proyekto. 12 proyekto po, kabilang na pagkukumpune sa Baler Kasiguran Road na laging na-affect. Mali po ito, no? Paggagawa ng Baler Kasiguran
road palit ng ating dinadaanan ngayon na parati nasasarap tuwing umuulan. 133 billion pesos po ang suma total ng pera ng kababayan na mapupunta sa mga proyektong makakapaginhawa sa buhay ng kapwa natin Pilipino. Pwede ko po, 133 billion pesos na kailangan ko pong panagutan sa taong bayan kung tama o hindi tama ang pagkagugod. Kaya po inabot kami ng alas 10 hanggang alas 4 ng hapon na ito po yung huling proseso na sa mga prosesong wabalon sa DETA. Pero ano ba ang umuong sa media? Na nakipag-date daw ako, may nag-usaman lang po bang kumuha ng panig namin bago ito inire. Ang network pong nagbalita nito, may reporter na bahagi ng Malacanang Press Club. Sana na-text man lang yung ganyan reporter at pinatignan at tinutusan, dumungo sa bintana para tingnan kung umalis ba ang aking convoy. Hindi naman po, sa kabila ng bintana, pwede naman tingnan kung nandun yung mga sasakyan ng mga sekretaryo ng ating kabinete. Mukhang mas ganado silang bumanat muna at nung nalaman nilang nakuryente sila, saka na lang sila humingi ng pasensya. May patunsada pa siguro raw ay magaan ang trabaho nung araw na yun kaya kayo mag-deal. Kayo po lumagay sa sitwasyon mo. Napakahirap po ba nung may reporter kang embedded, nandun, supposed to be, tatanay mo lang, nandyan ba o wala, hindi na pwedeng o hindi na kailangan tanungin. Basta, ere na natin to. Nasa na kaya yung kunin yung magkabilang panik? Natanong na naalam po ako na mabasa ko ang dalawang banyagang pahayagan. Tila po ba sila pa ang mas tumatanaw sa interes natin? Sa Newsweek po, may litratong pinuri ang meolog na pinupuri ang paninindigan natin para sa ating teritoryo laban sa China. Kayo na po ang magbasa ng caption dahil baka babansagan akong bastos kapag ginamit ko ang napaka-graphic nilang paglalarawan sa tapang ng Pilipino. Sa Time Magazine naman po, isang litrato. Ito po yung cover. Sa loob po, ang title, Hitting the Brick Wall. Isang litrato ng Pilipinas ang lumabas. Ang caption, and I quote, "The laggard of Asia is recovering the dynamism it had in the 1960s. Close quote. Ulitin ko po, hindi mga Pilipino ang nagsulat ito. Kalabisan po bang isipin na ang Pilipino rin ay dapat kumakalinga at tumatanaw sa interes ng Pilipinas? Isa pa pong halimbawa, tayo lang yata ang kaisa-isang bansa sa mundo na nagbabalandra ng mga negatibong travel advisories sa sariling mga pahayagan ng mga banyagang pabalat. Ang paglabas ng ganito mga babala ay nakasalalay sa persepsyon ng kanilang ambasador na naninirahan dito sa Pilipinas. Isa sa pinanggagalingan ng kanyang opinion ay ang mga balitang nakakaanap ng mula sa dyaryo at telebisyon. Pero dahil nga sa negativismo sa pagbibigay balita at sa walang poknat na pagwawagayway sa ating travel advisories o mga travel advisories na laban sa atin, kahit pa wala namang direktang banta sa Pilipinas, palaging kine-question ng ibang mga bansa kung ligtas nga ba silang magtungo sa atin. Pero siya mismo ng dalawang isip na umuwi dahil wala na raw siyang nabasa, nakita sa mga channel na kumukover sa ating bayan, kundi karahasan at krimen. Paano pa po kaya ang mga banyagang turista na tinatayang gagastos bawat isa ng 1,000 dolyar sa bawat pagbisita niya sa Pilipinas? Na mga anak naman ng trabaho at kabuhayan sa ating mga kababayan. Alam po nyo, chinek po ng ating communications office, isang diary lang sinuri nila. Crime stories raw po in 1 month, 130 plus. Para 4 na story yata yung kada araw tama ko may Marlo. Siyempre, pag ilang nababasa nyo, talaga yata magulong-magulong dyan. Patakin po ninyo, noong Pebrero, mahigit 411,000 ang turistang dumalaw sa ating bansa. Unang beses po nangyari sa kasaysayan na umabot tayo sa 400,000 na turista. Kung i-compute po natin, kung mananatili sa ganyang bilang ang bisita kada buwan, papaano po na mahigit 4.8 million tourists ang dadalaw ngayon taon. At ang sabi po ng mga dalubasa, karamihan ng turista natin dumarating sa second half of the year. So yung 411,000 ngayon, baka malita po yan. Halos kalahati na po yan ng target natin 10 milyon na turista bago ako buwabasa pwesto sa 2016.
Isipin na lang po natin kung gaano natin kabilis maabot ang target na yan. Kung mas mangingibabaw ang balansadong balita tungkol sa Pilipinas kaysa unahin ang negativismo. Naalala rin po ninyo siguro kung paano hinagot ang mga report ukol sa karnaping ang mga headline nung nakaraang taon. Dito pong isang linggo, na-convict si Raymond Dominguez na pinuno ng karnaping sindikit. Dati susunan ang kaso sa loob ng isang taon at apat na buwan. Ang atol, 17 hanggang 30 taon na pagkakakulong. Ayon din po sa estadistika ng ating kapulisan, buwaba ng 59.4% ang insidente ng karnaping sa taong 2011. Punto ko lang po dito. Nung sila may nakaknap, kasama itong Dominguez, talaga naman po pagkahaba-habang nasa headline. Noong nagtagumpay ang katarungan, sinakdan at nasintensya sa loob lamang na isang taon, ang average po natin kasi 6 years eh. Medyo naipasok naman sa front page, sa ilalim. Pero malaking bagay na po yun, dahil yung iba po, hindi na nabanggit, yung iba nasa gitna. Pero kung may pangit, balansyado natin, nagtagumpay ang katarungan. Hindi naman po siguro kasalanan siguro yun. May nagsabi po bang ang galing ng mga polis natin, ang galing ng mga prosecutor natin, nagpapasalamat nga po ako at nabitbit na sa ating mga pahayagan ang kaso ni Dominguez. Yung alang, ulitin na po, yung krimen niya noong nakaraang taon, inalathala above the phone. Itong conviction niya below the phone. Buti naman within the paper pa. Alalahanin po natin, magkatambal po ang ating mga tungkol. Kami bilang nasa gobyerno at kayo bilang tagapatid ng katotohanan. Ang pagtupad sa tungkuling natutuhan na po nating hilingin sa gobyerno ay isa rin sana pagtupad sa tungkuling pwede nating asahan mula sa lahat. Natapatan sa katotohanan, pantay na pagsusuri at pagtutok sa kung ano ang makakabuti sa taong bayan. Hindi ko naman po hinihiling na mag-imbento kayo ng kwentong kutsero upang pabawoy ng gobyerno. Pero kung ibabalansi po natin at iisipin na ang bawat salita ay nakaka-apekto sa buhay ng kapwa natin Pilipino, tsak po na mas madali nating maabot ang kolektibo nating mitiin para sa bayan. Naniniwala po kung iisa ang bangkong sinasakyan ng bawat Pilipino. At lahat ng Pilipino ay may tungkuling makisagwan upang maabot natin ang ating mga pangarap. Di po ba't kung buo ang suporta ng bawat Pilipino sa panatag Sol ay panatag din nating maipitimon ang ating bansa sa harap ng anumang daluyong na maaari pang dumating. Diretsahan po ako nagsasalita. Titipong ito. Dahil umaasa rin ako sa diretsahang pakikisa ninyo upang matuguran ang isyo ito. Nakita na po natin ang mabuting maidudulot ng pakikipagtuluhan. Hindi po ba napakaganda ng paghahandang nangyayari nang lumabas ang mga babala ukol sa tsunami. Dahil katuwang ng gobyerno ang media sa pagpapalam sa madla ng dapat gawin upang makiiwas sa pinsala. Hindi po ba napakabuti ng naidulot ng pag-angat ang moral ng taong bayan dahil sa mga PCIJ report ukol sa tapat at malinis na mga proyekto ng DPWH o na mga ulat tungkol sa pag-angat na ekonomiya ng ating bansa. Kung magpupunla po tayo ng pagdududa, paghihirap ang dulot ito. Ngunit kung pag-asa ang ating itatanim, kasaganahan naman ang ating ani. Sa inyong pagpupursige na maabot ang pinakamataas na antas ng pagpursige, profesionalismo, integridad, at libilidad sa larangan ng pamamahayag, naniniwala po mayangat ang puring at antas ng ating demokrasya. Kung sa gitna na nagtutunggaling boses at opinyon, may mahubog tayo sa Pilipinas na may mas matibay na lipunan, mas nagkakaisang tinig, at mas positibong sambayanan. Dito ko po, palagay ko sana pag-isipan po natin yung ating mga natitawang salita ngayon. Palagay ko, hindi krimen, balansihin natin ang kaisip kaya nasasabi natin sa kampanya. Maganda po, maraming salamat sa inyo.